tawagin mo akong banal kontakin mo? Bro, gets mo naman yun. Social media. Ayusin niya na. Ngayon, nandito ako. Muli mo sabihin. Muli sa mundo natin. Hindi niya kami sa akin. Boss, ano ah? Wala pa. May problema pa. Lag lang yun. Vlog lang. These guys keep hitting on Facebook. Hey bro, vlog lang yun. Alam mo naman. Naman yung vlog, gago ka ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. So yun mga boss. Bago nyo tuloy panonood dun sa video, mayroon akong gustong sabihin. Bago naganap yung pagharap namin itong si Kabakal. Siguro naman napanood nyo na yung mga previous video kung ano yung mga pinagsasabi sa akin nito. Binalaan ko siya, pinagsabihan ko siya, pinalalahanan ko siya, sinabihan ko pa siya, at itigil na ako, itigil na rin niya. Pero hindi siya nakinig. So wala akong ibang magawa, kundi pakita sa kanya, na pag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, nagkaroon lang ako ng oportunidad. Actually, hahanapin ko talaga siya, kasi hindi ko naman talaga alam yung bahay niya ito eh. Nagkataon, itong si King Pinoy, tumawag sa akin. Dahil tinatanong nga niya, meron siyang order sa akin na Hype King Cup in limited edition. Ngayon, sabi niya sa akin, nasa Pasay area siya. Which is, malapit naman ako sa area, sabi ko sa kanya, pwede kitang puntahan. Tinanong ko sa kanya kung saan siya mismo sa Pasay. Doon niya nabanggit sa akin, ang sabi niya, andito ako kila Kabakal, kila Coach Alexis. Ha, yan ang sabi niya. So ako naman, hindi ko na kailangan maghanap. Diba? Kasi talagang gusto ko siya makaharap eh. Wala akong intensyon na kahit na ano, nasaktan siya. Wala akong intensyon eh. Pero pag nandun ka na, kaharap ka na, tapos yung dating niya sa akin talagang maangas pa, tapos dadahilan niya sa akin. Ito pinakamatindi mga boss ha. Idadahilan niya sa akin na akala daw niya okay lang sa akin. Hype lang daw yun. So, pwede ba yun? Gagawa siya ng mga ganong klaseng issue, mag-iimbento siya, tapos tatawagin niya ako ng kung ano-ano dun sa mga vlog niya, tapos sasabihin niya, akala niya, alam ko. Tapos sinabihin niya pa ako, pakinggan niyo mabuti. Sinabihin niya ako na para daw hindi ako professional. Ano kinalaman nun? Meron ba tayong agreement? Meron ba tayong pinirmahang kontrata? Ha? Para sabihin mong hindi ako professional, nayupa ka. Pinalalaan kita, sinabi ko sa iyo, itigil mo na yung mga sinasabi mo. Huwag kang mag-invento ng salita. Huwag mo nang idamay pa yung batang kiyako kung ano yung kaganapan nangyari doon. Walang kinalaman yun eh. Bottom line, sinabihan kita na tumigil ka na. Dahil ibig sabihin noon, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Sinabi ko naman sa iyo, hayaan mo na yung mga bashers, hayaan mo na yung mga na-entertain. Doon sa kung paano nila akong tawagin. Dahil hindi nila ako kilala personal eh. Ikaw kilala mo ako personal, alam mo yung kaya kong gawin. Tapos, nandun tayo, nag-angas ka pa. So, eto, mabalik tayo rito kay King Pinoy. Nagkaroon ako ng oportunidad na hindi na kita kailangan hanapin. Na nagkataon, nandun pala sila ni Maka High Lord. Dahil may lakad daw kayo. Ewan ko, isang birthday yung pupuntahan nyo. Dahil natanong ko sa kanya, anong ginagawa niya dyan? Sabi niya, may pupuntahan kami birthday, bro. Baka gusto mong sumama. Sabi ko, goods lang ako. May mga asikasuhin din ako. Hatid ko lang sa iyo yung cup. Ngayon, natural, normal yun. Magbibideo siya. Magkikita kami dalawa. Magbibideo rin ako dahil pagkikita namin. Pero ang totoo, wala talaga siyang kaalam-alam. Wala siyang alam sa balak kong gawin. Pero sa maaaring mangyari. Kung ano yung intensyon ko, kung bakit talaga nagpunta ako dyan. Kaya sabihin ko na sa inyo, yun ang intensyon ko. Hindi lang para dalhin yung cup dahil niya nagkataon na nandyan siya at binanggit niya sa akin yung pangalan mo. So nagkaroon ako ng pagkakataon na eto na. Eto na yung pagkakataon na makaharap kita. At sabihin mo sa mukha ko, sa harapan ko, yung mga pinagsasabi mo sa vlog mo. So syempre, nandun na tayo. Kailangan nang ilabas kung ano yung dapat ilabas eh. Kasi kung minsan, kailangan nating mga tuto ng leksyon eh. Kailangan natin ipakita yung mga sinasabi mo, kung kaya mong panindigan, gaya ng sinabi ko sa'yo, panindigan mo yan. Dahil yung sasabihin ko at gagawin ko, panindigan ko. So yun na, nangyari nga yung nangyari.
So ngayon, sino sa atin lumalabas na ampaw? Sinabihan kita, ingat. Diba? So yan, huwag mong pagbintangan si King Pinoy tsaka itong si Maka High Lord na may kinalaman sila dyan. Dahil yung mga tao na yan, wala talagang alam. Nagulat. Maswerte ka. Ha? Napakaswerte mo dahil nandyan sila. Dahil kung wala sila dyan, ha? Ikaw lang ang inaasahan kung nandyan. Nadadatnan ko dapat. Kung nagkataon na hindi kami nagkausap ni King Pinoy, dahil talagang hahanapin kita. Kung walang umawat, baka hindi lang yan ang inabot mo. So maging aral sa'yo yan. Ngayon, sinasabi mong demanda, kagaya ng sinabi ko sa'yo, ha? Pag ginawa ko, pinaninindigan ko. Haharapin ko kung anong kaso yung gusto mong gawin, kung anong kaso yung... Haharapin ko kung ikakasa mo sa akin. Pag demanda ka, hihintayin ko na lang. Pero wala akong pinagsisihan dun sa ginawa ko sa'yo. Pero huwag kang magbintang o mandamay ng ibang tao. Sasabihin mo rin sa... Nung nakita mo ako, para nakakita ng multo, sasabihin mo. Bro, bullet. Vlog lang yun. Ano yun? Pero tayo usapan? Ha? Buhay damay sa mga kaululan mo. Napanoorin yung mga karuntong na video. Hindi ka pa nagtanda, ewan ko lang, tutuloy mo yung demanda mo, ituloy mo. Tignan natin kung ano yung kasunod na mangyayari pagka natuloy yung demanda na sinasabi mo. Oh, umalis na. Umalis na. Umalis na. Kasama mo ba yun? Calm the fuck down. Kung paano napunta si Bullet dito? Calm the fuck down. So, sa mga nagtatanong, sa mga kabakal ko, ang nangyari po talaga sa amin ni Bullet ay hindi ko po alam na pumunta si Bullet sa bahay ko. Well, based dito sa video, based sa sinasabi ni Joseph at ito nga ni Maka High Lord, ni King Pinoy, pinapunta daw nila sa bahay ko para nga ibigay sa kanya ni Bullet yung kanyang sombrero. Ang pagkakamali lang ni King Pinoy, hindi man lang sinabi sa akin, sana hindi na ako bumaba. Well, siguro, hindi ko rin alam kung bababa ako o hindi, kasi hindi ko rin naman alam na may galit pala itong si Bullet sa akin, na may binabalak pala itong si Bullet sa akin. So yung nakita niyo pong video na in-upload nitong si King Pinoy, na sana hindi na in-upload pa, na pagpasensyahan nyo na po dun sa aking mga supporters kung mukha akong kaawa-awa, pero kasi kakagising ko lang po nun, na blackout po ako, na choke po ako dun. So syempre, hindi ko rin alam na binivideo po ako. Kung kayo naman po siguro ang lumagay sa sitwasyon ko, baka humaiyak pa kayo. Kaya dun sa mga basher ko, hinay-hinay lang po kayo sa pag-comment kasi wala po kayo at hindi po kayo yung nasa posisyon or yung tao na na-choke. So ang ginawa sa akin ni Bullet, kinakausap po siya ng maayos. Ang ginawa niya sa akin, binanatan niya ako. Nasira yung damit ko, kinaladkad niya ako. Ngayon, nung sinabi ko sa kanya na tama na, nakaganti na siya, umalis na siya, pinapaalis ko na siya, chinoke niya pa ako. Ako nagsasabi sa'yo, Bullet, huwag mo nang ilabas yung video na yan. Dahil kapag nilabas mo pa yung video na yan, yan yung isa sa mga ebidensya ko na magpapatunay sa ikakaso ko sa'yo. Itong nilabas ni Joseph, wala na ako magagawa na, ilabas na niya to eh. Pero sana, huwag mo nang ilabas, Bullet, yung video na yan. Unless na lang siguro kung talagang gusto mong makulong. Dapat di niya nilabas yung video na yan, pero ano ba nga ba ang gagawin natin? For the views eh. Gusto rin ng mga kasama ko na akala ko mga kaibigan ko, gusto rin magkaroon ng views. Yo, for the cap, hey, good merch right here. Good merch. Anyways guys, salamat sa support ha. Patay ko si Bullet. Nandun ko yung cap ko, bakit? Hindi lang sa akin. Boss, ano ha? Wala pa. May problema ba? Vlog lang yun. Ngayon, vlog lang.
di ba? Alam mo naman yung mga video na ginagawa ko. Ang hala, nagulat ka ba? Paano mo nalaman yung bahay ko dito? Yan ang sabi ko sa'yo eh. Kaya huwag ako. Sinabi ko sa'yo, kahit nasan ka pa. No bro, these guys keep hitting yung Facebook. Hey bro, vlog lang eh. Hey bro, vlog lang eh. Pwede na! Alam mo naman yung vlog, gago ka ba? Be a pro bro, pro naman tayo. Alam mo naman, nag-hype yeah. lang ako. Parang di ka naman sanay sa akin. Huwag mo akong idamay sa mga pa-vlog-vlog mo. Bro, Bosco. Tama na yan. At tawagin mo akong banal pag takin mo. Bro, gets mo naman yun. Social media. Ayusin niya na. Ngayon, nandito ako. Hindi mo sabihin. Bilis ang mundo natin. Isama na lang. Misunderstanding lang. What? Bro, what are you talking about, man? Isama na lang natin. Oh, bullet. Napakatapang yan sa vlog niya eh. Usap na kayo, boss, para sigurado mo. So, nandito na kayo eh. Maganda rin. Oh, parang nakakita ng multo ngayon. Hindi ko kasi alam na magagalit ka. Akala ko professional ka. Pero hindi ako galit ah. Yung ina mo, tapang mo rin sa mga vlog mo, hype ka. Wala mo reactions. Yaman na. It's part of the game. Ha? Usap na rin. Usap kayo. Ha? Usap na rin para... Usapin nyo. Usapin mo. Ano na yan? Sige, siya lang ako ha. Sige, pahala, kaya niya. Bro, nagpo-vlog ako. Hindi ko naman nakalain na magagalit ka. Patay mo na yan!